So yun mga kapirata, sa video na ito ay another discussion na naman na maikokonsidera ko bilang isang fan theory. Ang topic nga natin ngayon ay tungkol sa eternal youth. Simulan na natin ang video. Ang eternal youth ay nangangahulugang abilidad ng isang nilalang, halimbawa ay mga Diyos, na magkaroon ng itsura kung saan sila ay hindi makakaranas ng pagtanda. Sa mundo ng One Piece, ang Edea o yung abilidad na ito ay na-introduce na. Hindi na siya isang imposibleng bagay na hindi mangyayari. Bakit? Dahil sa mga devil fruit abilities. Ang Ope-Ope Nomi na taglay nilo ay may ability nga na tinatawag na ageless surgery. Ito ay hinangad ni Doflamingo kung saan bibigyan siya nito ng eternal youth upang magamit yung national treasure na nakita niya sa Holy Land para masakop nga daw yung buong mundo. Pag-uusapan natin yan mamaya. Nandyan din yung mga devil fruit users na kinukonsidera na almost immortal na sila. Si Bonnie na kayang manipulahin yung kanyang edad, si Sugar na dahil sa kanyang ability ay mananatili siyang isang bata hangga't hindi siya mamamatay, kumbaga literal na eternal youth, at si Brooke naman na nagkaroon ng ability na muling mabuhay pero sinasabi na siya ay hindi na muli mabubuhay kung sakaling mamatay siya ulit. So it means isang beses lang pwedeng gamitin yung revive fruit. Tapos hindi siya isang uri ng eternal youth o immortality, pero alam naman natin na yung ibang races kagaya ng giant ay umaabot ng edad na over 100 of years. Ang tanging kilala nating kabilang ng human race na umabot ng over 100 years ay si Dr. Kureha. Hindi natin alam kung ilang taon na ba si Vegapunk. Anyway, yan nga yung ilang patunay na na-establish na nga yung eternal youth sa serye ng One Piece. Bago ang lahat, nagkakaroon nga ng debate sa idea ng eternal life and eternal youth. Marami yung nagsasabi na pareho lang daw ito. May iba naman nagsasabi na hindi sila magkatulad. Kabilang ako dun sa mga taong nagsasabi na hindi magkatulad ang eternal life at eternal youth. Dahil ang eternal life ay yung pagbibigay ng walang hanggang pagkabuhay sa isang nilalang o immortality nga, habang yung eternal youth nga naman ay yung pagbibigay sa isang nilalang ng habang buhay na pagkabata. Meaning hindi nga mag-age yung mga nilalang na ito. However, makakaranas pa din sila ng pagkamatay. Yan yung pagkakaiba na nakikita ko. Ngayon sino-sino kaya naman yung mga karakter na naiisip natin na posibleng nagtataglay ng kung anong merong eternal youth sa One Piece World. Ang tanging grupo o organization na gusto kong i-include sa mga tao o nilalang na naiisip kong may taglay na eternal youth ay yung mga nasa world government, ang mga Five Elders. Sila ay talagang matagal nang sinasabi ng ilan sa mga tourists at mga fans na grupo ng mga immortal na sila ay nagmula pa daw 800 years ago kung kailan nangyari yung Void Century. Well, bilang isang observer, mapapansin natin sa pagkakadrawing ni Oda ng Five Elders, talagang hindi nagpapakita ng pagtanda yung mga ito. During Ohara Incident, which is siguro yung tanging past timeline kung saan pinakita sa atin yung Five Elders, talagang katulad pa rin ang itsura nila sa current timeline. Another example si Kobe. Hindi lang dahil sa training, pati na rin sa pagtakbo ng oras nagmature nga yung itsura ni Kobe. Samantalang yung Five Elders nakita natin ulit walang pinagbago. At ganun pa din nga sila hanggang sa current timeline matapos yung 2 years na nakalipas. Hindi na nag-age yung Five Elders habang sila Garp at Sengoku naman mamuti-muti na nga yung mga buhok dahil sa katandaan. At dahil dyan, malamang sa malamang maging yung King of the World o yung taong nakaupo sa empty throne, which is kilala bilang si Im-sama, ay katulad din ng Five Elders. Siya ay nagtataglay ng eternal youth kagaya nila. Yan ay theory nga. Paano nga nila na-achieve yung ganitong ability or yung ganitong kakayahan? Well, sa pamamagitan ng isang uri ng prutas. Hindi na ito original na sa akin. Tulad ng sinasabi ko, halos lahat nga ng mababanggit ko dito ay marahil narinig nyo na sa ibang mga posts. Naalala nyo ba yung scene kung saan mayroong isang merchant na lumapit kay Ace? Ito ay makikita lamang sa anime, so meaning filler lang ito. Dito, inoffer ng merchant yung golden apple kay Ace at sinabi niya na kung sino yung kakain nito ay magkakaroon ng 1,000 years to live. Siyempre, tumanggi si Ace dito.
Well, ito nga ay filler, pero halos lahat naman ng filler sa One Piece ay kahit papano may connection o maikokonekta natin sa tunay na kwento nito. Tulad nga nito, isang prutas na nakakapagbigay ng 1,000 taong pagkabuhay sa kung sinong makakakain. Kagaya nga ng nagagawa ng Opi-Opi no Mi. In exchange of the life of the user, magkakaroon ng eternal youth yung target niya or yung gagamitan niya ng operation na ito. Posible nga magkaroon talaga ng ganitong prutas sa One Piece World na makapagbigay ng ganitong eternal youth, at makikita natin ito sa loob mismo ng Holy Land. 'Di ba nga, kakasabi ko lang nalaman ni Doffy yung tungkol sa national treasure na nasa Holy Land, at para makontrol nga ito, kailangan niya yung Opi-Opi no Mi na magbibigay naman sa kanya ng eternal youth. So ibig sabihin lang merong ganitong prutas sa Holy Land na katulad ng ability ng Opi-Opi no Mi na nagbibigay ng eternal youth na kinain ng kung sino mang leader sa Holy Land, which is si Im sa mga upang mapasakamay niya yung empty throne at maging hari nga ng mga hari ng buong mundo, which is yung gustong mangyari ni Doflamingo. Saan naman makikita yung prutas na yon? Well, pinakita nga sa atin na sa kaloob-looban ng Holy Land, mayroon ditong malawak na garden. Kumbaga, parang Garden of Eden, di ba? Malamang sa malamang, mayroong puno dito na nagbubunga nga ng mga fruit of eternal youth, parang ganon. Bali sila nga yung mga karakter na talagang makukonsider natin na posibleng nagtataglay nito. Pero may grupo pa sa world government ang nakikita ko na posibleng nagtataglay din ng eternal youth. Walang iba kung hindi yung Cypher Paul AG0. Well, ito ay sariling observation ko na talaga. Tulad nga ng nasa thumbnail ko, si STUSSY yung tanging character na naiisip kong nagtataglay ng Eternal Youth. Sa Whole Cake Island arc kung saan pinakilala sa atin si STUSSY, eto yung panel na talagang out of nowhere nilagay ni Oda. Siguro ilan sa inyo malamang napansin na ito. May panel kung saan ina-admire ni STUSSY ang kasal ni Pudding at Sanji. Sabi niya sobrang ganda ni Pudding. Naaalala niya daw yung kanyang younger self. Sabi naman ni Dufeld, isa sa mga underworld leader, ilang dekada na yung lumipas nun. Yan nga yung conversation na yan. Napakasimple na talagang hindi masyadong mapapansin. Pinapakita nito na merong sikretong tinatago si STUSSY. At malamang sa malamang, tungkol ito sa kanyang edad. Well, mababack up nga yung idea ko na siya ay nagtataglay ng eternal youth dahil sa kanyang vibri card na nirelease ni Oda. Nakalagay dito, confidential o secret daw yung kanyang age. Something's fishy nga, di ba? Another thing is yung pangalan ng secret Cypher Paul group na ito. Ang CP0 ay directly nagtatrabaho sa mga world novels, kaya nakita natin sila doon mismo sa Holy Land during Reverie. Ang pangalan nga ng grupo nila ay Cypher Paul AG0. Nakapag pinaglaruan yung pangalan, age is zero. Mukhang ito nga yung magpapahiwatig na yung special group na ito ay nagtataglay nga ng eternal youth. Hindi na sila makakaranas pa ng pagtanda. Included dyan si Rob Lucci at Kaku. Tulad nga nung sinabi ko, itong topic na ito ay theory lang naman. And yung mga unang nabanggit ko ay hindi nga nanggagaling sa akin. Pero yun nga, ano yung masasabi nyo? Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!